Manalangin po tayo. Banal naming amang Diyos sa langit na lumikha ng lahat ng mga bagay, nagpapasalamat kami sa iyo. Iniligtas mo kami na mga makasalanan at ginawa kaming mga anak mo, prinotektahan at tinulungan mo kami habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng walang hanggang langit upang lagi kaming mabuhay na may pag-asa. Ngayon ay araw ng Panginoon kung saan kaming mga banal ay nagtitipon upang makinig ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Bigyan mo kami ng mga kinakailangan at naangkop na salita at time-time naming hinahangad na ipakita mo sa amin ang iyong mahalagang kalooban. Sa oras na ito, ang Ebanghelyo ay pinapangaral sa Retreat Center. Maraming counseling ang mangyayari ngayong hapon at ang gawain na maunawaan ng tao ang Ebanghelyo ay mangyayari. Samahan mo nawa kami at tulungan na maraming kaluluwang manumbalik sa iyo at nagpapasalamat o magpasalamat sa pamagitan ng retreat na ito. Pakiusap, tulungan at gabayan mo kami upang ang natitirang ikapitong batch ay maayos na matapos. Nagsisimula na kami ngayon, samahan mo po nawa kami hanggang sa katapusan at buong puso naming inaasahan na ang iyong kalooban lamang ang maihayag. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tignan natin sa Galatia chapter 6, verse 17 at 19. Galatia chapter 6, verse 17 at 18. Maikli lamang ito, kaya basahin natin ito ng sabay-sabay. Buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu. Amen. Tulad ng alam ninyo, sa oras na ito, ang gospel session na sa ika-anim na batch ng summer retreat ay halos patapos na. Officially, 11,381 katao ang nakapagparehistro sa batch na ito. Karaniwan na dumadalo mula sa ibang churches sa mga naunang batch ay nasa mababa lamang, mababa sa 1,500, mga 1,100 or 1,200. Gayunpaman, higit sa 2,100 katao na sa ika-anim na batch na ito. Kaya napakaraming tumatawag sa akin. Sa totoo lang, kahit nandito ako at wala sa retreat center dahil ako yung namamahala sa planning at operation team, kapag may tumatawag, walang nagtatanong tungkol sa aking kalagayan, pero para sa iba't ibang uri ng reklamo, tulad ng sa lodging area. Kaya kahapon ay napakaraming tao dahil sa sobrang dami nila, nakita ko sa mga larawan na may ilan na umaakyat pa sa pulpito at doon natutulog. At mga yung rooms 301 at 302 sa Hope Center at rooms 201 at 202 sa Faith Center ay hindi masyado pinagtutuluyan dahil ito rin yung lugar para sa church school. Pero kahit na ganun, puno rin ito kahapon kaya grabe ang sigasig nila ngayon. Kahapon ay nagkaroon ng counseling at ngayon ay meron pa rin nito. Pero ang bilang ng mga taong nag-counsel hanggang kagabi ay lampas 1,100. Kaya sa tingin ko, marami ang nagsusumikap sa huling batch upang tiyakin ang tungkol sa Ebanghelyo upang gabayan ang kanilang mga inimbitahan. Sa tingin ko, ang ikapitong batch ay magiging ganito rin o baka mas maraming tao ang dumalo. Kaya kung plano mong makibahangi sa ikapitong batch, sa tingin ko ay dapat mong ihanda ang iyong sarili at ihanda ng mabuti ang iyong puso. Halimbawa, tulad ng sa lodging area, kahit na gusto namin bigyan kayo ng lugar, hindi namin magagawa dahil lampas na ito sa bilang. Pero sa tingin ko, ang pagiging masigasig ng mga kapatid ay kamangha-mangha. Ang bilang ng mga taong kumakain ng tanghalian ay lampas na rin sa 8,500. Maaring dahil patuloy silang dumarating sa hapon. Kaya maraming tao ngayon sa retreat center at sa umagang ito, sa tingin ko ay malapit nang matapos si Pastor Johan Rhee sa sermon patungkol sa Ebanghelyo. At pagkatapos mapakinggan ito, sa tingin ko ay maraming tao ang maliligtas. Marami rin yung magpapa-counseling sa kinahapunan at pagkatapos ay mababautismuhan. Sa tingin ko magpapatuloy ang ganitong proseso. Hiniling ko sa inyo na manalangin ng taimtim na tulungan tayo ng Diyos na magtagumpay hanggang sa wakas at ipanalangin rin ninyo yung natitirang batch na matapos ng walang anumang aksidente. Gusto kong pag-usapan ang pamagat ng sermon ngayon.
ang mga bakas ni Jesus. Sinabi po doon sa verse 17, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Sa katunayan, bago ang retreat, matagal naming pinag-usapan kung paano makakapagpadala ng maraming tao sa retreat at makapag-evangelize. At yung mga pastor ay nangaral ng patungkol sa layuning ito. Ngunit ngayon, halos tapos na ang retreat at ito rin ang oras upang pag-isipan kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga taong naligtas. Kaya ang paksa ng sermon ngayon ay ang mga bakas ni Jesus. At pag-usapan natin kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito bilang mga taong naligtas. Ano nga ba yung bakas ni Jesus? Dahil yung bagong tipan ay nakasulat sa Griego, kaya ang pagkakasulat ng salitang bakas ay stigma. Hindi naman natin kailangan malaman yung mismong term na ito, pero yung stigma, ang ibig sabihin ay tatak. Ang ibig sabihin nito po ay tatak. Halimbawa noon, o ngayon, meron pong isang Korean drama na tinatawag na Chuno, The Slave Hunter. Tama ba? Noong unang panahon, upang mapigilan sa pagtakas ng mga alipin, tinatatakan ng kanilang mga katawan ng ganito ng kanilang amo. Ganito rin sa ating bansa, ngunit sa mga bansa na nasa bandang kanluran, meron sobrang hindi makataong gawain ng pagtatatak sa mga alipin gamit yung isang bagay tulad ng isang branding iron upang mag-iwan ng marka sa kanyang katawan. Iyon yung tinutukoy ko pong pagtatak. Ganito rin po sa mga hayop. Halimbawa, kung may kabayo, tatatakan ito ng may-ari, yung likuran ng kabayo, gamit yung isang mainit na bagay, ang tawag doon ay branding iron, upang markahan ito sa kanila, bilang kanya. At malamang na nakita at narinig na ninyo ang tungkol dito. Ngunit, hindi ito tungkol sa marka na iniiwan sa hayop, kundi sa tao. Iyon ay ang marka, ang tatak. Tulad ng sinabi ko kanina, ang tatak ay parang tato, marka, o isang bagay na inilalagay sa katawan ng mga hayop o alipin upang ipakita na sila ay pag-aari ng kanilang apo, ng amo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan. Ano yung taglay niya? Taglay ko ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ngunit, inilalarawan ni Apostol Pablo kung ano yung nasa kanyang katawan bilang mga bakas ni Jesus. Tinutukoy niya ang mga bakas ni Jesus, isang uri ng tanda ni Jesus. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo na yung bakas ni Jesus ay nananatili sa kanyang katawan? Siyempre, maaaring ibig sabihin nito ang iba't ibang sugat sa kanyang katawan na dulot ng kanyang pananampalataya. Halimbawa, sa tingin ko na ang ibig sabihin niya ay maraming beses na binugbog si Apostol Pablo, nagkasakit at nagdusa, kaya nagkaroon siya ng mga peklat o marka sa kanyang katawan. Ngunit higit pa riyan, maaaring ibig sabihin nito ang mga bakas ni Jesus ay sa buhay ni Apostol Pablo ang mga kwento ng kanyang paglakad kasama si Jesus. Sa kanyang pananampalataya habang naglalakad kasama ang Diyos, ang mga kwento ng kanyang pagdurusa kasama si Jesus at ang mga kwento ng kanyang mga karanasan sa kapighatian. Maring ito ay isang uri ng peklat sa katawan ni Apostol Pablo. Ngunit hindi mali na sabihin na ang ganitong marka ay nananatili sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Sinabi ni Apostol Pablo, may mga bakas ni Jesus sa akin. May mga bakas na aking paglakad kasama si Jesus sa aking buhay, sa aking katawan. Ano yung maaaring ibig sabihin nito para sa kanya na magsabi ng ganito? Ipinagmamalaki ni Apostol Pablo na marami siyang kwento ng kanyang buhay kasama si Jesus. Minsan, nainggit tayo sa isang taong pinagpala sa Biblia. Hindi ko alam kung tama yung expression na ito, ngunit siya yung magnanakaw. Yung magnanakaw na ipinako sa krus sa tabi ni Jesus nang siya ay namatay. Iniisip ng ilang tao na ganito. Ito yung kanilang iniisip.
Wow, ang galing ng taong iyon. Nabuhay siya ayon sa kanyang kagustuhan at bago siya namatay, nakilala niya si Jesus at napunta sa langit. Kaya ang galing. Talagang maganda ang kanyang buhay. May mga tao na nag-iisip ng ganito. Sa totoo lang, minsan naingit din ako doon. Bakit? Gusto kong mabuhay ng komportable sa mundong ito. Mabuhay ayon sa aking kagustuhan. Gawin ang gusto kong gawin. Magsaya at magkasala. Pero ayokong mapunta sa impyerno pagkatapos ng mabuhay ng ganito. Ngunit gaano nga kaganda kung maniniwala ako kay Kristo bago ako mamatay at magpunta sa langit. May mga ganitong tao po. Sa tingin ko ay may mga tao pong ganito. Hindi. Sa tingin ko po ay may mga taong nabubuhay ng may ganitong layunin sa kanilang isipan. Ngunit mga kapatid, nagkakamali kayo. Bakit? Pagpunta natin sa langit, makikilala natin yung magnanakaw na iyon. Sabihin natin, maaari nating tanungin yung magnanakaw na iyon pagkatapos ng ating buhay. Masaya ka ba? Sasabihin niya kaya, oo, napakasaya ko na mapunta sa langit. Subalit, tiyak na ganito yung sasabihin na magnanakaw. Malungkot ako. Naaligtas na ako at nasa langit na, pero wala akong nagawa sa buhay ko. Walang kwenta o walang kwento ng buhay ko na lumakad kasama ng Panginoon habang nabubuhay sa mundo. Nakarating lang ako sa langit dahil sa biyaya. Mabuti para sa isang tulad ko na mapunta sa langit, ngunit kapag ang iba ay nakakatanggap ng parangal sa langit, ako ay pumapalakpak lang mula sa baba. Gusto lang ba ninyo na pumapalakpak habang nakakatanggap ng gantimpala yung iba? Sa tingin ko ay hindi ito mabuti para sa akin. Halimbawa, yung Olympics po ay ginaganap ngayon, tama po ba? Kung dadalo ka sa Olympics at magkakaroon ka ng pagkakataong lumahok nito at kasali ka bilang isang atleta, at habang ang iba ay tumatanggap ng ginto, pilak o tanso na medalya, at pinapalakpakan sila, nasa kanilang spotlight at ini-interview sila, matutuwa ka ba kung ikaw ay nakatayong mag-isa sa likuran at pumapalakpak lamang? Siyempre, yung makasali sa Olympics ay isang malaking karangalan. Gayunpaman, kung kasali ka, hindi ba dapat maging isa ka sa nakatayo sa podium kahit na hindi ito yung gintong medalya? Hindi ba't iyon ang nais sa atin ng Panginoon? Nang si Jesus ay namatay sa krus, nais ba ng Panginoon na mamuhay tayo tulad ng magnanakaw na naligtas? Opo, nais niyang mapunta tayo sa langit kahit sa ganoong paraan. Ngunit masasabi kong hindi ito ang tunay na gusto ng Panginoon para sa mga taong nabubuhay pa pagkatapos maligtas gaya natin. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ng magandang katangian ay mahalaga. Halimbawa, ang magtapos sa isang tanyag na paaralan, pagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, pagkakaroon ng mahusay na pag-iisip, pagiging mayaman, at iba pang mga bagay, ito yung mga bagay na pinahahalagahan sa ating mundo. Tama po ba? Merong isang kasabihan sa mundo, a dirty world that only remembers the number one. If we were not number one, we are not human. Gayunpaman, para sa lahat, ang mga katangian ay mahalaga, ngunit merong isang bagay na mas mahalaga kaysa doon. Sa bawat kwento ng buhay natin, pare-parehas ba ang kwento ng lahat ng tao o hindi? Iba sa bawat tao. Maraming resulta ang pareho, ngunit walang proseso ang magkakapareho. Ang produktong ginawa sa mga pabrika na dose-dosena, daan-daan o 10,000 ay meron bang magkakaparehong mga detalye? Ngunit tayong lahat, wala isang nilikha na magkatulad. Hindi tayo isang produkto. Ngunit kamangha-manghang nilikha. Mga obra maestra na nilikha ng Diyos. At nais ng Panginoon na makilala natin ang ating sarili na napakagandang nilikha ng mga kamay ng Diyos bilang isang mahusay na obra maestra. Ito yung kwento ng ating buhay. Sa madaling salita,
Ito isang kwento ng gantimpala. Ito ay kung paano tayo lumakad kasama ng Panginoon. Ito ay kanya-kanyang gantimpala. Ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Wala tayong ginawa, ngunit ibinigay ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng biyaya. At ibinigay ito ng Diyos sa may mga pananampalataya ng patas at ng libre. Kaya, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya. Ngunit, ang gantimpala ay upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, makatarungan ba na pare-parehas ang kalwalhatian kahit magkakaiba ang ginawa? Hindi. Ang kalwalhatian ay hindi dapat magkapareho. Ayon sa pamantayan ng Panginoon, ang taong nagpagal ng higit ay dapat tumanggap ng higit na kalwalhatian. Sa panahon natin ngayon, ano yung hinahanap ng mga kabataan at napakasensitibo nito para sa kanila? Ito ay yung pagiging patas. Mga kapatid, kung hindi patas, ano yung nararamdaman mo sa iyong puso? Sasabihin mo ba na amin? O hindi ka masisiyahan? Hindi ka masisiyahan. Ano ang gusto mo? Gusto natin na maging patas. Ano sa palagay mo ang tunay na patas sa pananampalataya? Ito ay yung gantimpala ayon sa pagpapagal na nagawa mo. Tunay na magiging patas kapag ginantimpalahan ka ng Diyos ayon sa iyong paglakad kasama ng Panginoon. Nasa puso ni Apostol Pablo ang bagay na ito. Sa madaling salita, kailangan nating magkaroon ng maraming kwento ng buhay kasama ang Panginoon sa ating buhay. Bilang isang taong naligtas sa trabaho, madali ba o mahirap ang mamuhay bilang isang Kristiyano sa lugar ng pinagtatrabahuan niya? Tatanungin ko po kayo, mas madali ba para sa atin na mamuhay ng nakikipagsabayan o mas madaling mamuhay bilang isang totoong Kristiyano? Mas madali para sa atin ang mamuhay ng nakikipagsabayan. Hindi madaling mabuhay ng tunay bilang isang Kristiyano. Madaling lumamig ang ating puso sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, maging sa harap ng ating mga anak, sa harap ng ating asawa. Bakit? Dahil ito ay madali para sa ating laman. Ito ay komportable, ngunit madali ba talaga? O talagang mahirap isabuhay ang salita? Napakahirap. Ngunit sa huli, iyon ay ang mahalaga. Ako ay nagtatrabaho nang ako ay naipanganak na muli at hindi madali maging isang Kristiyano sa trabaho. Hindi madaling magkaroon ng ugali ng isang taong naligtas sa loob ng paaralan. Hindi madaling palakihin ang aking mga anak bilang isang ligtas na magulang. Bilang isang ligtas na anak, ang paglilingkod sa aking mga magulang, ang paglilingkod ko sa aking mga biyanan ay hindi ganun kadali. Bakit? Dahil hindi natin kayang itago yung ating nararamdaman. Hindi natin kayang itago ang ating nararamdaman. Sisters, maging tapat po kayo sa akin. Komportable ka ba sa biological parents mo? Pero komportable ka rin ba sa biyanan mo? Ang totoo, hindi. Tama po ba? Alam ko dahil nakasama ko rin sila. Ako rin po ay magiging isang biyanang lalaki. Wala po akong magagawa roon. Meron lamang akong anak na lalaki, pero hindi pa naman ako biyanan. Anyway, kapag kausap ko yung mga sisters, kadalasan ay marami silang reklamo tungkol sa kanilang mga biyanan. Pero ito po ay natural. Ito ilikas sa atin. Ganon din sa mga brothers. Sa tingin mo ba, lagi kang magiging komportable sa iyong biyanan ng babae at lalaki?
Hindi ako komportable sa mga biyanan ko. Komportable ako sa aking sariling pamilya. Ano po ito? Likas ito sa atin. At hindi laging madaling labanan ang likas na iyon at mamuhay ayon sa salita. Ngayon, sabihin natin na tayo ay puspos sa salita at tayo ay kinikilos ng banal na espiritu at tayo ay nabubuhay sa pamagitan ng espiritu. Tayo pa rin ay haharap araw-araw sa ating sarili upang mamuhay bilang mga Kristiyano sa ating trabaho. Upang lumaban araw-araw mula sa ating puso at ipakita ang samyu ni Kristo. Bakit? Dahil kailangang maamoy ng mga tao ang mabangong samyu ni Kristo sa pamagitan natin. Upang ito ay maging samyo ng buhay sa ibang mga tao upang sila ay madala tungo sa Kanya. At kailangan nating mamuhay ng isang tunay na buhay Kristiyano sa tahanan upang ang Diyos ay marwalhati sa pamagitan nito. Mga kapatid, ang buhay ng tao mismo ay napakahirap. Napakahirap araw-araw. Ngunit ang mga Kristiyano sa kabaligtaran ay hindi nahihirapan. Bakit? Dahil ang hirap ay magiging kagalakan. Ako ay nasa retreat kamakailan lamang at hindi ko alam kung ilang gintong medalya na ang napanalunan ng South Korea sa nagaganap na Olympics. Sa totoo lamang po, wala akong oras para manood ng Olympics nung nasa retreat ako. Ngunit nagkaroon ako ng pagkakataong manood ng kaunti pagka-uwi ko pagkatapos ng ikalimang batch. Ilang oras na ang nakalipas at lumabas si Eugene Kim. Merong 8 minutong interview sa YouTube pagkatapos niyang manalo ng gintong medalya sa taekwondo. At pinanood ko po ito. Inisip ko kung ano yung sasabihin ng isang nanalo ng ganitong medalya. Sinabi doon sa thumbnail, ang rank 24 na atleta ay nanalo ng gintong medalya matapos talunin ang rank 1, 2, 4 at 5 na atleta sa buong mundo. Si Kim ay nasa ika-24 na pwesto sa mundo. Nagkaroon ng makaraan ng 16 years na panalunan ang gintong medalya sa featherweight pagkatapos niyang talunin yung number 1 at number 2 sa mundo tapos yung 4 at 5 ng sunod-sunod. Nakita ko agad yung thumbnail na ito at sinabi ko, ano kaya nangyari? Kaya tinignan ko ito. Ngayon ko lang nakita yung atletang ito at tinanong siya ng isang reporter. Nanalo ka laban sa rank 1, 2, 4 at 5 ng sunod-sunod. Sa tingin mo ba ay maswerte ka? Ito ay tulad ng pagpunta sa isang sikat na martial art dojo at natalo ng malakas doon. Sagot niya, hindi ito swerte. Ito ang nararapat sa akin dahil nagsanay ako ng husto. Gaano ka nagsanay? 10,000 hanggang 20,000 na sipa sa isang araw. Inisip ko, nagawa ba talaga niya yung 10,000? Dahil alam ko kung gaano kalaki yung bilang na 10,000. Nung ako'y gumagawa ng research at nag-eeksperimento sa trabaho, bago ako naging pastor, minsan ay nagra-run ako ng test ng yung 10,000 beses, ng 20,000 na beses. Yung 10,000 na paulit-ulit ay isang malaking bilang. Subukan mong mag-push up ng 10,000. Maging normal pa kaya yung braso mo? Siyempre hindi na. Kaya mahirap po mangyari yun. Hindi na magiging normal yung braso mo pagkatapos ng ganung karaming push-up. Kaya nagawa ba talaga niya yung 10,000? Gayunpaman, yun ang sinabi niya. Matindi akong nagsanay hanggang matapos ang buong araw kapag natutulog ako, sana hindi na dumating ang bukas. Bakit? Dahil kinakailangan niyang gawin ulit iyon bukas ng maaga sa pagsapit ng araw. Ngunit sa ngayon, sa sandaling ito, lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, lahat ng iyon ay biglang nawala. At napakasaya ko. Karapat dapat po siya dito. Mga kapatid, gaya ng sabi ko kanina, hindi madali, kundi mahirap ang buhay. Ngunit kapag nakilala ng mga Kristiyano ang Panginoon, maalala ba nila ang sakit? O mas maalala ba nila ang kagalakan na makita ang Panginoon at luwalhatiin niya? Hindi mo na maalala pa ang anumang sakit kapag may taong nanalo ng gold medal at nakatayo sila sa podium. Sa tingin ba ninyo ay maalala nila yung 4 na taon na kanilang pinagdaanan? Sa tingin ko po ay hindi na. Kapag may isang taong natanggap sa University of the Philippines sa Diliman, maaalala pa ba nila yung paghihirap ng kanilang pinagdaanan habang nagre-review?
Hindi na po. Sa tingin ba ninyo, sila na mga mayroong master's degree o yung mga nakapasa sa bar exam ay maalala pa ang paghihirap nila sa pag-aaral? Hindi na din po. Sa oras na matanggap nila yung certificate, malilimutan nila yung lahat. At napakasaya nila. Sa katunayan, mga kapatid, hindi ba't ito ang naman ang lahat? Doon sa Galatia chapter 6 verse 17, sinabi, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ano yung ibig sabihin ni Apostol Pablo ng kanyang sabihin na mayroon siyang bakas ng paghihirap ni Jesus sa kanyang katawan? Punta tayo sa Ikalawang Korinto chapter 11. Ikalawang Korinto chapter 11, mga ilang chapters lang po yung babalikan natin. Nandiyan na yung Ikalawang Korinto chapter 11 verse 22. Babasahin ko po ito sa inyo mula sa verse 22. Sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo ng di mabilang na bugbog at malimit na nabibingat sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit ako nang ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko, isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. Madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginawa tubad. Basahin po natin yung verse 28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sinasabi ng detalyado ni Apostol Pablo ang tungkol sa kung paano siya naglingkod kay Jesus sa paglipas ng mga taon. Sa tingin ko ay hindi mabuting tignan kung sabihin natin sa ibang tao yung mga ilang bagay na nagawa natin sa ating buhay at paano tayo naghirap at nagdusa dito. Ngunit ayos lang ba kung sa Diyos natin ito sabihin? Opo, syempre ayos lang. Diyos, nalalaman mo kung gaano ako nagdusa. Diyos, sobra po akong naghirap. Meron din akong mga bakas. Dumalaw ko ng retreat mula una hanggang sa 5th batch, maliban sa 2 natitira. Meron ba kayong nakikita sa mga mata ko ngayon? First time ko pong magkaroon ng sakit na tinatawag na stye o kulite. Sa parehong mata po. Hindi mabuti yung pakiramdam ko. Yung 2 mata ko po ay may kulite. Yung katawan ko po ngayon ay hindi maganda nitong buong linggo. Alam ba ninyo kung gaano ko sinisikap na hindi magkasakit dahil sa sermon ngayon? Sinusubukan ko na hindi magkasakit pero yung katawan ko ay sobrang napagod. Pero ayaw ko itong pagmalaki. Dahil ang Diyos ang kikilala sa mga ito. Ngunit ako lang po ba? Tayo ay nagtitipon ng ilang araw po at karamihan sa mga brothers at sisters sa ating church ay nagkasakit. Yung iba ay nagka-COVID at yung iba ay nananakit yung katawan. Merong ilan na hindi naging maayos ang pakiramdam pagkatapos na makabalik mula sa retreat ng 3 gabi at 4 na araw. Ngunit bakit kaya? Nagkasakit ba tayo dahil sa paglalaro dun sa dagat? Hindi po. Ang ganitong mga kahirapan ay dumating habang ginagawa natin ang gawain ng Panginoon. Maaring may ilan na hindi nalalaman ang ganito ang ating mga paghihirap, ngunit maari natin itong sabihin sa Panginoon. Panginoon, hindi po ako makatulog. Ang hirap ng aking kalagayan. Nasa tirik ako ng araw. Ang hirap ko. Hirap natin kailangang hindi natin kailangan po na ipagmalaki ito sa ibang tao, ngunit maari nating sabihin ang ganitong kwento sa Panginoon. Gayunpaman, ang mga mananampalataya sa Korinto ay hindi naiintindihan si Apostol Pablo. Gaya ng nalalaman ninyo, merong dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ang mga sa mga mananampalataya ng Korinto, yung unang Korinto. Ang lungsod ng Korinto ay nasa ibabaw ng mahabang lungsod o peninsula na gaya ng liig ng bote sa Peloponnese
peninsula sa Greece. Sa kabilang banda nito ay ang Aegean Sea, Aegean, at sa kabila naman po ay ang Ionia Sea. Parang ganito po yung itsura. Merong ganitong isang lungsod na parang yung liig po ng bote. Sa kabilang banda ay ang Ionia Sea at ang Aegean Sea. Ito ay talagang mayamang lungsod na may kaugnayan sa kalakalan. Maraming mga tao yun nagtitipon doon at ang syudad na iyon ay puno ng kasalanan. Pumunta doon si Apostol Pablo, ipinangaral yung ebanghelyo, nagkaroon ng iglesia at may mga naligtas. Ngunit ang mga taong iyon ay mayayaman at mga arugante. Kaya hindi nila kinilala si Apostol Pablo. Pinuna nila siya at sinabing ang taong iyon ay ang taong nagpapangaral para magkapera. Sinabi nila iyon kahit mga ligtas na sila. Kaya sinulat ni Apostol Pablo yung unang Korinto. Kung titingnan ninyo yung unang Korinto, meron doong maraming mga insidente at problema na nangyari sa iglesia. At detalyadong sinabi nito kung ano yung dapat nilang gawin sa mga problemang ito at meron din tungkol sa pagsaway sa kanila. Nang marinig nila ito, ang mga mananampalataya ng Korinto ay nagsisi. Ang ikalawang sulat na kanyang pinadala, ito yung ikalawang Korinto. Dito, sinabi ni Apostol Pablo sa kanila, kahit na madalang niyang sabihin yung mga bagay na ito saan man, tanging sa mga mananampalataya lamang ng Korinto, na siya ay nabuhay para sa Panginoon gaya nito. Ano yung kanyang sinabi? Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkakabilanggo ng di mabilang na bugbog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa mga kababayan, panganib sa lungsod, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuya at madalas na walang pagkain. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Sa madaling salita, ako ay nananalangin para sa iyo na tumanggap ng sulat na ito. Ito yung patotoo ni Apostol Pablo. Gaano nga nakakaantig sa puso ang patotoong ito? Ngunit, hindi ito naiintindihan ng tao. Pero ang Panginoon, maiintindihan ba niya ito o hindi? Naiintindihan ng Panginoon ang ating sitwasyon. Kahit na tayo inuusig at nagdurusa, habang ipinapangaral ang ebanghelyo ng Panginoon, magagawa ba natin ang gaya ng kay Pablo? Hindi. Hindi natin siya magagaya. Hindi natin magagawang maihaluntulad kay Apostol Pablo. Ngayon pa man, dapat nating sundin ang ganong landas. Anong klaseng tao ba si Apostol Pablo? Sa simula, siya yung taong lubos na makasanlibutan at maayos na pinalaki. Maaring nabuhay siya ng komportable. Ito yung buhay ni Apostol Pablo. Kung tutusin, sa simula, lubos siyang makasanlibutan. Maayos na pinalaki at maaring nating masabi, napaka-komportable ng naging buhay ni Apostol Pablo. Kaya naman itong titingnan natin sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3. Verse 5. Basahin po natin yung verse 5 at 6 ng sabay-sabay. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang na Hebreo tungkol sa kautosan ay Pariseo, tungkol sa sigasig at tagausig ng iglesia, ayon sa katwirang nasa kautosan ay walang kapintasan. Una sa lahat, si Apostol Pablo ay tunay na Hudyo. Sa mga Hudyo, importante sa kanila yung bloodline. Ako ay tunay na Hudyo, tinuli ng ikawalong araw, ayon sa kasulatan, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, mula sa lahi ng Israel. Ako noon ay isang masigasig na tagausig ng iglesia. Sa katunayan, siya ay Hudyo ng mga Hudyo. Ngunit meron siyang isang espesyal na katayuan. Yun ay siya ay isang Romano mula ng ipinanganak. Isa siyang Romano mula nang siya po ay naipanganak.
Mga Gawa, chapter 22. Tingnan natin, Mga Gawa, chapter 22. Verse 3. Babasahin ko po, Mga Gawa, chapter 22, verse 3. Ako ay isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Sinabi niya na siya ay tinuruan ni Gamaliel. Tinuruan ni Gamaliel. Tingnan natin doon sa verse 25. Babasahin ko po at ipapaliwanag ko muli. Doon sa verse 25. Verse 25. Ngunit nang siya'y kanilang magapos na ang panaling balat, ay sinabi ni Pablo sa sinturyong nakatayo malapit, matuwid ba sa inyo na hagupitin ang isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahahatulan? Nang iyon ay marinig ng sinturyong, pumunta siya sa pinunong kapitan at sa kanya'y sinabi, anong gagawin mo? Ang taong ito ay mamamayang Romano. Lumapit ang pinunong kapitan at tinanong si Pablo, sabihin mo sa akin, ikaw ba'y mamamayang Romano? At sinabi niya, oo. Sumagat ang pinunong kapitan at sinabi ni Pablo, ngunit ako'y isinilang na mamayang Romano. Si Apostol Pablo ay namumukod tanging Hudyo sa mga Hudyo. Subalit, sa lugar kung saan siya ipinanganak ay hindi sa lupain ng Israel, kundi sa lugar na tinatawag na Tarso ng Cilicia. Ang panahong iyon ay panahon ng mga Romano ay mayroong tatlong pangunahing lungsod sa gitna ng Roma. Ang unang lungsod ay tinatawag na Alexandria sa Africa at ang isa pang lungsod ay ang Tarso sa Cilicia. At may malaking lungsod kagaya ng Filipos. Anyway, ang Tarso ng Cilicia ay ang Turkey ngayon at ito ang pinakamalaking lungsod sa Asia Minor. Kaya si Apostol Pablo ay ipinanganak sa isang malaking lungsod at mayroong pagkamamayan bilang Romano. Siya ay isang Hudyo. Subalit, may pagkamamayan sa Roma. At habang siya ay lumalaki, nag-aaral siya sa mga kautusan ni Gamaliel. Sa isang paaralan para sa mga Hudyo kung saan sila tinuturuan ng mahigpit sa kautusan. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan upang mapasimple ito. Maring kung ikukumpara ko sa ngayon, umaasa akong makakatulong po ito sa inyo upang mas madali ninyong maunawaan. Halimbawa po, ang Koreano na ipinanganak sa Amerika ay nagkaroon ng American citizenship at nakapag-aral doon sa Harvard. Siyempre, may ilan po sa inyo na maaaring isipin na yung pagkamamamayan ay walang halaga. Subalit maraming tao ang may gusto nito. Kaya siya'y Hudyo na may pagkamamamayan sa Roma at nag-aral sa pinakamataas na antas ng edukasyon. At kagaya ng lahat ng mga Hudyo, isa rin siya sa mga nanguna upang usigin ang mga iglesia. Sa madaling salita, siya ay ipinanganak na mayaman. Talagang iniinggit niya tayo kasi hindi tayo ipinanganak na ganun. Maaaring ilan sa ating mga kapatid dito ay ipinanganak din na mayaman dahil sa ngayon, may mga magulang na maayos ang kita. Subalit, mga kapatid, bagamat nagawa iyon ni Pablo, ang kanyang puso ay matuwid sa harapan ng Diyos. Sa chapter 23, verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, nasa aklat po tayo ng mga gawa. Kaya maaari nating mabasa doon sa Gawa, chapter 23, verse 1. Ang nakasulat nito, habang nakatitig na mabuti si Pablo sa Sanhedrin ay sinabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito ako'y nabubuhay ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Ito yung kanyang patotoo sa mga Hudyo sa gitna ng pag-uusig mula sa mga tao sa kanyang mga mission trip pagkatapos ng kanyang kaligtasan. Sinabi niya, mga kapatid, ako'y nabuhay. Nabuhay ibig sabihin sa lahat ng bagay at lubos ng may malinis na budhi. Kanino siya naglingkod? Sa Panginoon. Ito'y totoo. Sa madaling salita, inusig niya ang mga iglesia dahil iniisip niya na malinis ang budhi niya, na ang pag-uusig sa iglesia o pagsang-ayon sa kamatayan ni Deacon Esteban ay paraan
upang paglingkuran ng Diyos. Kaya nga, sa katotohanan, ang kanyang sigasig ay hindi nagbago. Pag-isipan natin kung anong uri ng tao ang hinahanap ng tao sa langit, o ang hinahanap ng Diyos na nasa langit. Hinahanap niya yung taong tapat na ibinibigay ang puso sa Diyos at siyang laging naghahanap sa Diyos. Kaya ang Diyos ay patuloy na hinahanap sila hanggang ngayon. At ang isang taong pasok sa kanyang pamantayan ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang taong nararapat gamitin bilang manggagawa ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. Ipapaliwanag ko kung ano yung nararapat gamitin upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil. Mamaya po. Sa paningin ng Diyos, bagamat inusig ni Apostol Pablo ang mga iglesia at ginulo ang mga taong masumasampalataya kay Jesus, meron pa rin siyang pag-ibig para sa Diyos sa kanyang puso. Yung kanyang puso ay tama, subalit hindi niya alam ang tunay na direksyon kung paano ipakita ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Yung kanyang puso ay napakadalisay at inosente. Subalit, siya'y kumikilos sa maling direksyon. Mga 180 degrees mula sa paggawa ng mabuti dahil sa hindi niya alam na si Jesus yung Mesiyas. Kaya yung Diyos ay nagpakita sa anyo ni Jesus kay Pablo dun sa daan sa Damasco. Saulo, Saulo, sumisikat ka sa maling direksyon. Sa matutulis, masasaktan lamang ang iyong mga paa. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikat sa matutulis. Nabulag si Saul pagkatapos niyang makita ang liwanag, kaya dinala siya ng mga tao sa bahay ni Ananias sa Damasco. Nakapunta na ako sa Ananias Memorial Church sa Damasco sa Syria. Merong isang malaking palengke sa Damasco sa Syria. Sa palengking ito, naroon ang Memorial Church. Dito dinala ng mga tao si Apostol Pablo. Kaya si Ananias ay nagulat nang marinig niya ang taong ito'y papunta sa kanya. Siya ay isang taong umuusig sa mga churches. Siya ay dumarating upang dakpin, patayin at ilagay kami sa bilangguan. Paano namin siya tatanggapin? Sumagot yung Espiritu Santo? Hindi. Siya'y tanggapin ninyo. Maaring sa panahon iyon, ipinaliwanag niya ng detalyado kay Apostol Pablo ang katotohanan si Jesus na kanyang inuusig ay ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo ay naligtas. Ano yung nahulog sa kanyang mga mata? Ang mga kaliskis ay nahulog. At sa sandaling iyon, sinabi ni Apostol Pablo, ah, meron akong sigasig, subalit hindi tama. Ah, si Jesus na inuusig ko ay ang Mesiyas. Siya yung Mesiyas na hinihintay ng mga tao at ng lahat. Tiyak na siya'y naparoon upang malaman ang katotohanan. At mula sa sandaling iyon, siya'y lumabas at ipinangaral sa mga tao na si Jesus ang Mesiyas. Sinubukan ng mga Hudyo at ng mga tao na patayin si Apostol Pablo, kaya ano yung ginawa niya sa Damasco? Siya'y tumakas sa isang tiklis. Bakit? Sinusubukan nilang siya'y patayin. Maaring hindi madaling tumakas sa Damasco, sa Syria, dahil sa mga pader nito. Kung pupunta kayo roon, naroon pa rin yung mga labi. Ang makasaysayang lugar na iyon ay naroon pa rin, kaya merong Memorial Church. Si Apostol Pablo ay isang matapang na tao na tumakas sa isang tiklis pababa sa pader ng Damasco. Mula noon, ang buhay ni Apostol Pablo ay nabago. Nang sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo ng panahong yun, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinini ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Bakit? Mga kapatid, ang pagkakaroon ng pagkamamamayan sa Roma ay isang napakalaking kapangyarihan. Maaari kang malayang makapaglakbay sa kung saan man. Maaari sa lang malayang maglakbay sa imperyo ng Roma at laging protektado ng kanilang batas. Walang sino mang maaaring manakit sa mga mamamayan ng Romano. Halimbawa, nang buhat-buhat ni Jesus yung kanyang krus,
siya'y natumba ng ilang beses kaya isang sundalo ang nagsabi kay Simon na taga Serene, ang ama ni Rupo, buhatin mo ito. Kaya bigla niyang binuhat ang krus sa halip na si Jesus at nagtungo sa Golgota. Alam niyo ba kung bakit? Oo. Ang isang taong hindi mamamayan ng Roma ay kailangang sundin lahat ng utos mula sa mamamayan ng Roma. Kaya nga binuhat niya yung krus. Ito yung batas sa panahong iyon. Ang ama ni Rufo ay hindi Romano kaya kailangan niyang buhatin ang krus dahil sinabihan siya ng sundalong Romano na gawin iyon. At nang si Apostol Pablo ay usigin, siya'y dumunog sa emperador at kay Cesar. Kaya nga yung gobernador at yung mga tao ay natakot. Kaya prinotektahan nila si Pablo. Prinotektahan ng batas. Dahil siya isang mamamayan ng Roma, ang pagiging mamamayang Romano ay malaking kapangyarihan. Bukod doon, si Apostol Pablo ay biyasa sa Griego at Hebreo. Sa panahon ngayon, parang sa English at sa Korean. Napakabihasa. Sinubukan kong mag-aral ng English, subalit hindi ako masyadong marunong. Mahirap. Kinakabisado ko ito araw-araw, subalit nakakalimutan ko. Marami sa ating mga Koreano ang kagaya nito. Maaari tayong bumili ng isang bagay, magmaneo at mag-order sa pamagitan ng simpleng mga pangungusap sa Ingles dahil maaari naman tayong magkabisado ng ilang pangungusap. Subalit sa katotohanan, pagkatapos makipag-usap sa isang dayuhan, pagkalipas lamang ng 3 minuto, wala na tayong masabi. Nang ako'y nagtatrabaho pa, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa mga dayuhan. Ang karaniwan naming sinasabi ay, "Nice to meet you! Fine, thank you!" At pagkatapos, wala na kaming masabi. Wala nang salitang lumalabas sa bibig ko, bagamat sa isip ko, maraming salitang tumatakbo. Sangayon ba kayo? Bagamat yung grammar ay mali, maaari natin itong subukang sabihin. Subalit, yung mahalagang punto ay si Pablo ay taong walang problema tungkol dito at ito ay isang malaking kakayahan, tama? Nagawa niyang ipangaral yung ebanghelyo sa kanino man. Ang imperyo ng Roma ay iba-iba. Maraming mga bansa ang nasa imperyo ng Roma. Ang isang taong may kakayahang malayang mangaral sa mga tao habang nasa proteksyon ng batas ay isang espesyal at pambihirang tao, maging sa mga Hudyo, at ganoon siya nangaral. Kaya nga, pinili siya ng Diyos na isang sisidlan. Ngunit si Apostol Pablo ay nagkaroon ng puso para sa Diyos sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya, sa kabila ng lahat ng kanyang kahirapan, tignan natin yung 3 mahalagang bagay na sinabi ni Apostol Pablo. Sa mga gawa, chapter 20, verse 24. Basahin natin ang sabay-sabay. Mga gawa, chapter 20, verse 24. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang misteryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Ano yung tinanggap niya? Ministeryo. Anong klaseng misyon? Yung kanyang tinanggap, ito yung misyong magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay orinahal na pangunahing makasalanan na umuusik sa iglesia. Pangunahing makasalanan na maaring nasa unahan siya kung pupunta siya sa impyerno. Ngunit si Apostol Pablo na nagsabing siya ay manggagawa ng Diyos sa pamagitan lamang ng biyaya, ay nagsabi rin na tinanggap niya ang ministeryong ito mula sa Diyos. Anong ministeryo? Na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Upang maisakatuparan ang misyon na ito, siya ay humayo kung saan saan. At ano yung nasa kaibuturan ng kanyang puso habang nangangaral? Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Ibig sabihin, hindi niya itinuturing na mahalaga ang kanyang sarili dahil hindi siya takot mamatay. Wala siyang anumang pakialam sa kanyang sarili dahil hindi siya takot mamatay. Ngunit ginawa ang kanyang buong makakaya.
At minsan, habang ginagawa ito, gaya ng sinabi ko kanina, siya hinahampas ng pamalo, nakaranas ng panganib sa magnanakaw, pinagtaksila ng mga kapatid at nakaranas ng panganib sa mga huwad na kapatid. Inusig siya ng maraming mga bansa at pinagbabato at tinapon sa labas. At kung minsan siya rin ay gutom. Maaring minsan masagana siya sa pagkain, minsan naman ay masaya kasama ng mga kapatid. Ngunit maraming beses din siyang mag-isa, malungkot at nagdadalamhati. Ngunit para sa kanya, ang gawin ng gawain yon, ang gawain ng, na ipinagkatiwala sa kanya, sa atin ng Diyos, ay ang pinakamabuting ministeryo. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Habang siya ay nagpapatuloy sa takbuhin ito, ano sa tingin ninyo ang nabuo sa puso ni Apostol Pablo? Ang pagkakataon na lumakad siya kasama ng Panginoon. Yung mga panahon na pinotektahan ako ng Diyos, nang ako ay nasa matinding kahirapan at kapagyatean. Yung mga panahon na inaliw ako ng Diyos at yung mga panahon na ako ay masaya kasama ng mga kapatid. Mga kapatid, habang nasa retreat, hindi ba masaya na makipag-fellowship sa mga brothers at sisters? Masaya po, nadagdagan nga po yung aking timbang. Isang araw, kumain ako ng paan ng baboy, sumunod, kumain naman ako ng mano, susunod, jajangmyeon, at talagang nadagdagan yung aking timbang. Ngunit, pagkatapos ng ilang mga araw, nawala lahat ng iyon. Wala nang masasaya pa talaga doon. Saang lugar pa sa mundo magagawa ninyong maihayag ang inyong buong puso habang nag-fellowship ng may tawanan at halakhak? Walang ibang lugar sa mundo. Bakit? Dahil tayo ay napapalibutan ng mga taong hindi nais maging Kristiyano. Sinabi ni Apostol Pablo na ginawa niya ang lahat ng iyon. Tingnan natin sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 13 hanggang 14, basahin din natin ang natin ito. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring nabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nilimot ko na ang mga bagay na nasa likuran at tinungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang salitang kapatid? Minsan ko na itong nasabi sa ating Segro Fellowship, ngunit minsan hindi ko namamalayan na ipapahayag ko ang mga bagay-bagay na ganito. Sa retreat center, nakikilala natin yung maraming tao, tama? Merong mga tao na nakilala natin sa loob ng isang taon, yung iba naman sa loob ng maraming taon. Kaya minsan ay patago kong itinatanong, paano ko sila tatawagin? Diakono ba o brother? Dikonesa ba o sister? Ah, siya ay isang brother. Ah, siya ay isang diakono. Ah, diakono ba o brother? O siya ba yung men's group leader? Dahil sa palagi nating sinasabi ay naririnig yung mga ganong bagay, minsan ay bigla kong naisip na brother lang ba yung tawag sa isang kapatid na hindi kabilang sa isang ministry? Dahil may position ba tayo sa church? Tayo ay tinatawag ng mga pastor, evangelist, group leader, diakono at iba pa. Ngunit lahat tayo ay mga brothers at sisters. Gaano nga kahalaga ang salitang brother at sister? Iyon ay tumutukoy sa iniwalay na grupo ng mga banal na tao ng Diyos na tinubos ni Jesus sa kanyang sariling dugo. Binayaran ng kanyang dugo at naging kanyang mga anak, anong salita ang higit pa sa brother at sister? Kaya minsan may mga pagkakataong gumagamit tayo ng ibang mga salita para tawagin ang isa't isa, ngunit sa ating puso dapat nating tandaan na hindi ibig sabihin na dahil walang ministry yung isang kapatid ay tatawagin lang siyang brother. Dahil walang ministry ay tatawagin lamang siyang sister. Yung brother at sister ay napakalagang mga salita. Sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Para saan nabubuhay si Apostol Pablo? Sa gantimpala. Siya ay nabubuhay para sa gantimpala. Si Apostol Pablo ay nabubuhay para sa gantimpala. Ay siyang nagsabi ng mga salitang ito bago siya namatay para kay Kristo. Sinabi niya ito
bago siya namatay para kay Kristo. Para kay Kristo. Tingnan natin sa 2 Timoteo chapter 4. Buksan natin. 2 Timoteo chapter 4. Verse 6 hanggang 8. Babasahin ko po 2 Timoteo chapter 4 verse 6 hanggang 8. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban at tapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang aking pananampalataya at kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ako'y ibinuhos ng tulad sa inuming handog. Yung 2 Timoteo, ang huling aklat sa Biblia na isinulat ni Apostol Pablo. Ito ay naitala bago siya pugutan ng ulo sa Roma. Ako ay nakapunta na dun sa Roma. Nakita ko yung Coliseo at yung Triumphal Arch na itinayo ni Constantine the Great. Ngunit higit sa mga ito, may tatlong bagay akong nais makita. Una, nais kong makita yung Triumphal Arch na itinayo ni Titus na siyang nagwasak sa Israel noong AD 70 sa kasagsagan ng Jewish War. Natagpuan ito, o matatagpuan ito sa loob ng Coliseum, hindi yon madalas puntahan ng mga tao. Ito ay kapareho ng hugis ng Independence Arch sa Korea. Kaya nais ko itong makita. Pangalawa ay yung catacomb. Ito yung libingan kung saan nakatira yung mga Kristiyano noong 1st century. Sila ay namuhay dun sa catacomb na hindi nasisikatan ng araw. Kaya nais ko itong bisitahin. At ang huli ay yung lugar kung saan pinugutan ng ulo si Apostol Pablo. Isang mamamayan ng Roma si Apostol Pablo kaya siya ay pinatay sa pamagitan ng pagpugot ng ulo. Si Jesus ay hindi siya mamamayang Roma. Siya ay kabilang sa mga sinakop. Kaya siya ay ipinako. Si Apostol Pedro, siya rin ay hindi mamamayan ng Roma, kundi kabilang din sa mga sinakop. Kaya siya ay ipinako sa krus ng pabaliktad. Gayunpaman, si Apostol Pablo ay isang mamamayan ng Roma, kaya siya ay pinugutan. Ano yung lalabas mula sa lalamunan ng tao kapag siya ay pinugutan ng ulo? Dugo. Kapag pinugutan siya ng ulo, lalabas yung dugo. Yung inuming handog ay yung pagbuhos ng dugo sa Diyos. Si Apostol Pablo ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanyang kamatayan. Ako'y binuhos na tulad sa inuming handog, ibinuhos na inuming handog. Ibig sabihin, yung kanyang dugo ay lalabas sa kanyang lalamunat at bubuhos at yung panahon ng kanyang pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, nangyari na ang kanyang kamatayan at ipinahayag niya ang kanyang dugo, ang mainit na dugo na ibinuhos bilang inuming handog. Naganap na ang aking kamatayan. At patuloy niyang sinasabi, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Mga kapatid, hindi ba naantig ang inyong mga puso sa verse na ito? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Ako ay nasa tapat na ng finish line. At paano ko ginawa ang aking pananampalataya? Iningatan ko ito. Umaasa ako ng lahat ng nakikinig ngayon ng sermon ay magkaroon din ng ganitong patotoo. Umaasa ako na walang mapapahiya pagharap natin sa Panginoon dahil sa pakikipagsundo sa mundo, sa pera, at sa kapayapaan ng mundo. At sinabi niya, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin yung putong ng katwiran. Ano yung putong ng katwiran? Ito ay ibinigay sa pala na yung nananalo sa karera sa panahon ng Roma bilang medalya. Mayroong nakalaan na putong ng katwiran. Ngayon, kapag ako ay nagtutungo upang salubungin ang Panginoon,
ako kung ako'y magtutungo upang salubungin ang Panginoon, kapag iiwan ko na yung aking katawan pagkatapos ng aking dugo ay maihandog, kapag aking sasalubungin ng Panginoon, ibibigay niya sa akin yung putong ng katwiran. Ngunit, kung ang verse ay huminto rin to, ano yung ating iisipin? Ito ay para lamang kay Apostol Pablo. Tinanggap niya yung mabuting gantimpala. Ngunit, mabuti na lamang ay may kasunod pa ito. Ano po ito? Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na ito, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Hindi lamang si Apostol Pablo, kundi ang lahat na nabubuhay sa mundong ito. Mga kapatid, hindi ba ninyo hinahangad ang kanyang pagpapakita? Alam ko po hinahangad ninyo ito. Ngunit pakiusap, mas hangarin pa po ninyo. Sinabi ni Apostol Pablo, kundi sa lahat, nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Sinabi niya, hindi ko iniligtas ang aking buhay para sa misyon na ibinigay ng Diyos. Ako ay namuhay tungo sa takbuhin para sa gantimpala. Ang aking buhay ay malapit nang matapos at akin nang makikita ang Panginoon at ang putong ng katwiran ay ibibigay sa akin. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, maraming kwento si Apostol Pablo na kasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ngunit sa Biblia, maraming tao ang sinamahan din ng Diyos. Hindi lamang si Apostol Pablo. Napakaraming tao ang sinamahan ng Diyos. Pag-isipan natin yung ilang mga halimbawa na sinamahan ng Diyos. Sa Hebreo chapter 11, mula dun sa verse 4. Hebreo chapter 11. Sa verse 5 po pala, verse 5 at 6, basahin natin ng sabay-sabay. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitasan upat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya ay dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sinumang lumalapit sa kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Mga kapatid, ang kwento tungkol kay Enoch ay nasa Genesis chapter 5, ito ay nasusulat. Pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit mga kapatid, si Enoch ay nasulat sa Biblia ng ganito. Si Enoch na anak ni Enoch si Matusalem. Naging anak niya siya nung siya ay 65 years old. At hanggang doon ay normal siyang namuhay. Ngunit lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon. At nang siya ay 365 years ay kinuha na siya ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng lumakad kasama ng Diyos pagkatapos maipanganak si Matusalem? Mas maganda kung ito ay ating pag-usapan ng detalyado ngunit maiksi lamang. Nang maipanganak si Matusalem, siya ay nagkaroon ng dakila at tapat na pagbabago sa kanyang puso. Ang kahulugan ng pangalang Matusalem ay katulan ay darating sa pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kagaya ng inyong nalalaman, si Matusalem ay nabuhay ng pinakamahabang panahon. Siya ay namatay sa edad na 969. Ito ay noong 600 years si Noe. Sa Biblia, kung ating susumahin ang kanilang mga edad, eksaktong 969 si Matusalem ng 600 si Noe. Siya ay nabuhay ng pinakamahabang panahon dahil ang Diyos ay nagtiis upang bigyan ng pagkakataon si Noe na ipangaral ang Ebanghelyo. Gayunpaman, si Enoch ay naniwala sa kanyang puso na kapag ang kanyang anak na si Matusalem ay mamatay na, ay hahatulan ng Diyos ang mundo. Ito ay nakasulat sa Judas. Judas verse 14 at 15, hayaan ninyong basahin ko po ito. Sa Judas
14 at 15. Nabasahin ko po ito. At sa mga ito rin naman, si Enoch na ikapitong salinlahi mula kay Adan ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Ang Diyos ay pumarito upang igawad ang kahatulan sa lahat upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa sa kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya. Sino nagsabi nito? Si Enoch, yung ikapito mula kay Adan. At sinabi ng Biblia, si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos 300 taon pagkatapos niyang magkaroon ng anak at pinatotohanan na kinalugdan siya ng Diyos. Ito ay nasulat. Ano ang dahilan bakit siya binigyan lugod ng Diyos? Ito ay dahil sa paghukom. Nalalaman niya mayroong paghukom. Sa katunayan, ay mayroong oras na ang tao, ang lahat ng tao ay pinarusahan sa pamagitan ng paghukom sa panahon ni Noe. Ang ating henerasyon ay kagaya ng henerasyon ni Noe, tama po ba? Sa panahon iyon ay humatol ang Diyos gamit ang tubig, ngunit ano yung pinopropesiya ng Diyos tungkol sa paghukom niya sa ating henerasyon? Kanyang pinopesiya na siya ay hahatol sa pamagitan ng apoy. Nakikita natin ang salitang ito sa Biblia at ito ay ating nalalaman at pinag-iisipan. Ngunit mayroong ibang mga kapatid na nag-iisip kagaya nito. Ang kwentong ito ay nabanggit ng 30 years, 20 years o 10 years na nakalipas. At ngayon din, hindi ko alam kailan siya darating. Sa katunayan, pagkatapos na tayo ay magkanak, iniisip natin makakapasok pa ba siya sa elementarya? At naisip ko rin, makakapag-asawa pa ba ako? Bakit? Nang marinig ko po ito noong 1980s, iniisip ko, siguro darating na ang Panginoon kahit ako ay hindi pa naikakasal. At pagkatapos ng maikasal, iniisip ko, makakapag-kinder pa ba yung anak ko? At siya ay nakapasok sa kinder. Oo, ganito pa rin yung aking pag-iisip. Kaya't maraming mga kapatid na kasabay kong ikinasal ang nagkaanak ng isa lamang. Pero pagkatapos, nagkaroon din ng pangalawang anak. Mga kapatid, ang rason kung bakit nabuhay ng ganoon si Enoch ay napakalinaw. Siya ay naghanda para sa paghukom ng Diyos. Ganon din naman tayo. Meron pong isang tao, doon sa Hebreo 11, siya ay kilalang tao. Verse 24 hanggang 26. Hayaan ninyong basahin ko mula sa 24 hanggang 26. Sa Hebreo 11, 24 hanggang 26. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumanggi siya tawaging anak ng babae ni Paraon na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Basahin natin yung verse 26 ng sabay-sabay. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Mga kapatid, sa katunayan, mayroon bang tao na higit na mapalad kaysa kay Moises? Siya ay ipinanganak na alipin, ngunit siya ay pinagpala at naging anak ng prinsesa ng Ehipto. Siya ay nakatanggap ng pagpapala upang mamuhay ng komportable. Siya ay maraming pagkain at inumin at mayroong kapangyarihan ng oras na iyon. Mga kapatid, kung kayo ay nakatanggap ng pagpapala ng kagaya nito, paano kayo mamumuhay? Siguro, maaari tayong mamuhay ng marangya. Bakit? Ito ay kakaibang pakiramdam. Bakit? Dahil kahit wala tayong trabaho, maaari tayong mabuhay, kumain at uminom hanggang sa huli. At mayroon siyang kapangyarihan. Ang mga tao ay naglilingkod sa kanya sa isang salita niya lamang. Marahil ay nagagawa niya ang lahat. Dahil siya ay anak ng prinsesa, tama po ba? Ngunit hindi siya ang hari. Kaya't ang kanyang mga nakukuha ay hindi pang hari. Ngunit mayroon tayong pagkakataon na mamuhay ng kagaya nito. Maaring
Merong mga kapatid na nakatanggap ng mabubuting bagay na ibinibigay sa kanila sa pamamagitan ng pagpapagal ng kanilang mga magulang. Tama po ba? Maring merong mga kapatid na hindi ito tinatalikuran. Bakit? Sa tingin ko, hindi marami kundi kakaunti ang nag-iisip ng ganito. Ngunit mga kapatid, magtatapos kaya ang ating buhay na ako ay mapalad? Kung nagsaya si Moises dahil sa pagpapalang pisikal, maring hindi siya naisulat sa Biblia. Ngunit ano yung kanyang tinitingnan? Nalaman niya na siya ay isang Hebreo. Ang kanyang ina ay si Jochebed. Nang marinig ko yung isang himno na antig ang aking puso, ang pamagat ay ang awit ni Jochebed. Siguro yung mga batang miyembro ay alam ito, sa tuwing maririnig ko ang kantang ito, nakakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Naisip ko, ano kaya yung puso ni Jochebed habang kanyang pinapaanod si Moises sa isang basket? Ngunit mga kapatid, alam ni Moises na siya ay isang Hebreo. Bakit alam ni Moises na siya ay isang Hebreo? Dahil mayroong palatandaan. May palatandaan sa kanyang katawan. Maaring alam ninyo ito na si Moises ay tinuli. Kaya't nalalaman niya na isa siyang Hebreo. At nakita niya ang mga Hebreo na nagdurusa bilang mga alipin. At nalaman niya ang tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran ng mga Israelita. Kaya hindi niya ninais na masiyahan sa kasalanan, kundi pinili niya ang makisama sa kahirapan ng mga Israelita na mga tao ni Kristo. Mabuti ba ang kanyang ginawa o masama? Oo, napakaganda ng kanyang desisyon. Kaya ating pag-usapan ang patungkol kay Moises ngayon. Kaya't kapag tayo'y pupunta sa langit, naroon po si Moises. Sa katunayan, ipinanganak tayo dito sa Korea at pinalaki sa magandang kapaligiran na ito at dito naninirahan. Mga kapatid, hindi po ito aksidente. Tignan natin po ang isa pa. Sa Genesis chapter 24, verse 58. Verse 58 hanggang 60. Babasahin ko po. At kanilang ang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. Kaya't kanilang pinasama si Rebecca sa kanilang kapatid at ang kanyang tagapag-alagang kasama ang alipin ni Abraham at ang kanyang mga tauhan. At kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi niya sa kanya, kapatid namin, maging ina kanawa ng libo-libo at makamitang iyong binhi ang pintuang bayan ng mga napupuot sa kanila. Bakit si Rebecca? Mga kapatid, napag-isipan ba ninyo ito? Madali bang maipaasawa kay Isaac o mahirap? Sa mata ng mga tao, maaring napakahirap mamili. Bakit? Dahil hindi niya pa siyang nakakaharap o nakikita man. Gayunpaman, kilala niya ang Diyos at naniwala siya sa kanya, kaya sumama siya sa kanya. Ang madaling bagay para sa kanya ay mag-asawa ng mga lalaking taga-lugar nila. Marahil ito yung pinakamadaling pagpilian. Subalit, nang tanungin siya, sasama ka ba sa lalaking ito? Sumagot siya, sasama ako. Sumama siya ayon sa pananampalataya. Mga kapatid, maraming ayaw magpakasal sa panahon natin ngayon. Tama? Bakit? Pakiramdam nila ay napakahirap nitong gawin. Pero kung hindi sila magkakana, wala silang pagkakataon na maging isang ina. At hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na maging isang ama. Kung hindi sila magiging isang ina, hindi nila maunawaan ng lubos ang tungkol sa Diyos. Opo, ang panganganak ay talagang mahirap, kaya hindi ang pagpapalaki sa mga anak. Mahirap po. Ang paglilingkod sa biyan ng lalaki o babae ay mahirap din. Ang paglingkuran ng asawang lalaki, pati ang kanyang pamilya ay mahirap din. Subalit mga kapatid, puro lamang ba iyon pait at kahirapan? Bakit hindi ninyo maintindihan na sa pamagitan ng ganitong kahirapan ay higit ninyong matututuhan ang tungkol sa Diyos?
Bakit hindi ninyo maintindihan na sa pamagitan nito ay magkakaroon kayo ng masaganang espiritual na pagpapala? Nauna ko pong nabanggit, ang buhay ni Job bilang Kristiyano ay hindi madali. Hindi madali ang mabuhay na ipapakita ng maayos ang buhay Kristiyano bilang isang Kristiyano. Gayunpaman, hindi ninyo po ba naisap na mga ito ay nakakapagbigay luwalhati sa Diyos at hindi tayo tatayong nakakahiya sa harapan ng Diyos? Hindi madaling mabuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Mahirap mabuhay na ibinabahagi ang samyo ni Kristo. Madali ang mabuhay sa komportable at katamtaman. Ito ay napakadali at komportable na makipagkompromiso at makihalo sa mga tao at magkunwaring hindi Kristiyano. Ngunit walang kalwalatian sa ganitong uri ng buhay. Ang mga atletang lumalawak sa Olympics, hindi ba nila ginagawa ang lahat nilang makakaya para manalo sa medalya at tumayo sa podium? Hindi ba't natural na magkaroon ng ganitong hiling? Nabubuhay tayo talaga sa mahalagang katapusan ng panahon. Alam ko na ang mga brothers at sisters ay ginagawa ang makakaya upang makapag-evangelize ng maraming tao. Nakatanggap ako ng maraming tawag mula sa mga kapatid tungkol sa mga summer retreats. Alam nila, akala nila ay nasa retreat center ako. Pastor, pakigawa po ito. Pastor, pakigawa yung ganito. Lahat ng mga iyon ay maalab na mga kahilingan pero nagtataka po ako. Kung may mga tao na nag-iisip ng ganito, ayos lang sa akin na makadalo sa Olympics. Ayos lang sa akin, basta makapunta sa langit. May ganito po ba na nag-iisip? At ang panahon kung saan tayo nabubuhay, ang panahon ng Laodicea. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa, at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman, ikaw ay aba, kahabag-habag, marilita, bulag, at hubad. Ito'y nakasulat sa Apocalypse chapter 3 verse 17. Natatakot po ako na baka meron tayong gaya nito sa loob natin. Baka meron tayong ganito sa ating mga puso. At pag-isipan natin ang tungkol sa bagay na ito ng saglit. Meron pong dalawang accounts. May iba na nag-iisip ng bangko kapag narinig nila yung salitang account. Meron po kayong bank account, hindi po ba? Siyempre, yung iba po ay wala. At saan pa po tayo merong account? Doon sa langit. Heaven's account. Dapat nating ilipat ang marami sa mga bagay natin sa account natin sa langit. At hindi magtatakpal, kakatagpuin na natin ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon, papahiran ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tatanggap tayo ng isa sa dalawang evaluation na ito. Sa paanong paraan ninyo pa gusto katagpuin ng Diyos? Sabihin sa iyong magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nais po ba ninyong marinig yung ganitong evaluation? Kahit na hindi ako kilalanin ng iba, sinasabi ng Biblia, ngunit kapag ikaw ay naglimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Sa mga sandaling nananalangin ako ng taimtim sa Panginoon, sa mga panahon na lubos lamang akong umaasa sa Diyos, at lahat ng mga bagay ay inihanda ko na para sa Diyos, ipinangako ng Diyos na lahat ng ito ay kakalkulahin at gagantimpalaan. Ang tunay na podium ay nasa langit. Ang kalwalatian ng gintong medalya sa buong sa mundong ito ay panandalian lamang. Gayunpaman, para makatanggap ng gintong medalya sa mundong ito, yung mga atleta ay nagsasanay at talagang nagpapagal. Kaya kung pag-iisipan natin ang tungkol sa walang hanggang gantimpala na matatanggap natin mula sa Panginoon, anong uri ng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay?
Noon, pinipilit ng ating bansa na sanayin ang mga atleta na magsanay para sa Olympics. Pero hindi na natin ito ginawa sa ngayon. Kaya inaasahan ng iba na hindi maganda yung magiging performance ng ating bansa. Pero nakakagulat, magaling ang ginawa ng mga Korean athletes nitong Olympics. Kaya nga may isang article na sumuri sa dahilan nito. Sinabi na marami sa mga kabataan ngayon ang nagtatakda ng sariling nilang mga goal at talagang nagsisikap para maabot iyon na hindi kailangang ipilit ng iba. Kaya mistulang nagkukulang ang mga kabataan sa panahon ngayon, pero sa katotohanan, hindi iyon ang problema. Sa tingin ko ay gayon din sa ating pananampalataya. Marahil ay maraming tao ang masigasig sa Diyos at hinahanap ng Diyos ang gayong klase ng tao. Umaasa po ako na itong kahilingan na ito, malaki man o maliit, ay isa sa ating mga puso. Umaasa po ako na maraming tao mula sa ating mga mula sa atin ang may pagnanais na ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Lumakad ng kasama ng Panginoon at gumawa ng mga kwento kasama ng Panginoon hanggang sa tumayo tayo sa harapan niya. Kaya umaasa po ako na makakaharap tayo sa Panginoon ng may kagalakan. Tayo na mga nabubuhay sa katapusan ng panahon ay maraming bagay na kailangan gawin. Makakaharap ba tayo sa Panginoon ng may kagalakan? Umaasa po talaga ako na makakatayo tayo sa harapan ng Panginoon sa ganitong paraan. Nawa po ang bawat isa sa atin ay makaharap sa Panginoon ng may kagalakan. Ito po yung pag-asa ko. Lahat tayo ay makatayo sa harapan ng Panginoon sa ganitong paraan. Ngayon po ay manalangin na tayo. Banal naming Amang Diyos, salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito at sa pagbigay sa amin nitong mahalagang salita. Kami po ay nagkulang at mahina pa at kung minsan ay maraming kahirapan sa aming laman, subalit hinihiling po namin na gabayan mo kami. Sa gayon ay makatayo kami sa harapan mo ng walang anumang kahihiyan. Pakiusap, tulungan mo po kami. Kami na mga nabubuhay sa katapusan ng panahon upang maging mga lingkod na papupurihan sa pagharap namin sa Panginoon. Pakiusap, tulungan mo po kami, kami na mga nabubuhay sa katapusan ng panahon, upang ipangaral ang Ebanghelyo, gabayan ang mga kaluluwa, ibigin ang isa't isa na laging nagagalak at makatanggap na papuri mula sa Panginoon sa paraang nakakalugod sa Panginoon. Pag-isahin mo rin nawa kami sa mga ginaganap na summer retreat at tulungan kami na gabayan ang maraming mga kaluluwa tungo sa kaligtasan. Salamat po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.